Oh, good morning everyone. Merry Christmas. Ang ganda ng panahon ngayon. We're so blessed kasi nakikisabay ang araw. Ako po si Mommy Ray. This is my first video about my life story. Gusto ko pong i-share sa buong mundo kung paano ko na-overcome yung fear, paano ko na-overcome yung mga struggles namin sa buhay. We're so blessed kahit papano, kahit mahirap tayo, nakakaraas tayo sa buhay, at ang importante talaga is nagdadasal tayo at nananalig sa Panginoon. So I'm thankful for everything we have. Right now is December 26, 2020. Nagising kasi medyo hindi maganda yung tulog ko kagabi kasi nakita ko yung dalawang batang pinatay ng tatay nila sa Facebook. Nakakalungkot isipin na may nangyayaring ganun. Imagine, 3 years old pa lang yung bata at saka 1 year old yata. Tapos yung mother nila is BPO agent at saka nag-suicide daw or hindi pa alam yung totoong pangyayari. So sad talaga dahil sa depression. May mga nangyayari ngayon na ganun at Christmas time pa. So nakakalungkot isipin talaga. Alam natin na mahirap talaga ang buhay ngayon dahil sa pandemic na nangyayari sa buong mundo. Pero sana isipin naman natin na hindi lang tayo ang naghihirap, hindi lang ikaw ang nagsasuffer o nagsastruggle sa buhay, nawala ng trabaho. Dapat kasi yung tibay ng loob talaga, manalangin tayo, yun lang naman talaga ang importante. So kaya naisipan kong maggawa ng video kasi may issue nga tayo sa buhay. So baka maka-inspire naman yung story ko sa iba doon. Saka medyo emotional tayo. Sorry ha. Back to my son. I was 43 years old nang nabuntis ko siya at ayun nga, nag-seek ako ng advice sa OB gynae kung pwede ba ako mabuntis kasi meron akong enlargement of the heart at saka hypertensive din ako. Pero sabi ng doktor, siya kasi ng very kasi siya ng religious na OB gynae, so I'm thankful sa kay doktora. Kasi sabi niya, ang daming tao na humihingi ng anak. Ang daming taong mayayaman na walang anak. Umaabot sila ng Roma, Jordan, nagdadasal doon para lang makaanak. Tapos, ikaw, sabi niya, ayaw mong buhayin yung anak mo. So, nagdasal talaga ako nung umuwi ako. Nag-pray ako kay Mama Mary, nag-pray ako kay Papa Jesus, na i-guide ako kung ano talaga yung gagawin ko kasi meron akong tatlong anak pa. So if ever what happens to me, kawawa naman yung ibang anak. So nang gabing yun na naginip talaga ako sa father ko kasi patay na yung father ko mga 6 years ago na. Sabi niya, siya daw magbabantay. So natawa ako sa dream na yun kasi patay na nga siya. Paano siya magbantay? So, yun. Pero pinursigi ko talaga na may panganak si Job. At sa awa ng Diyos, very healthy siya at normal lang yung pagpanganak ko sa kanya. So, after 2 months, back to work na ko. BPO rin yung trabaho ko, kaya night shift ako. So, medyo hindi maganda yung outcome sa health ko. 3 months after, medyo na naramdaman ko na something wrong with my health kasi nanghihina ako at saka naninilim yung paningin ko. So, I seek advice for medication at doon ko nalaman na merong lumaki na yung sa heart ko talaga, yung enlargement. Pero I have no choice to stop work kasi ang asawa ko pinastop ko ng trabaho kasi dati sa Manila siya nag-work.
mas malaki naman yung sahod ko sa kanya at stable. So, yun, pinahinto siya ng trabaho at siya yung nagbanday kay Chubb. So, after 6 months, dinala siya ng asawa ko back sa amin, sa Negros, kasi nandoon yung mga anak ko sa kanila. And then, medyo 3 months kami nakita ni Job nun. Sobrang emotional talaga ako noon kasi medyo hindi na ako kilala ng baby ko. So sad talaga. At nakakaiyak. Kaya nalulungkot ako sa news kagabi. Nang mabasa ko sa Facebook, mapanood ko yung video na pinatay yung dalawang bata ng daddy nila. Nakakalungkot talaga. Sa buhay kasi ngayon, alam natin na ang hirap talaga. Pero, sabi ko nga, dapat manalangin tayo kasi yun lang naman talaga yung makaahon sa atin. So, for now, yun ang muna yung laman ng video na to. Sana maka-inspire rin ako sa iba. Matuto tayong be patient lang, saka manalig sa Diyos. Kasi lahat naman tayo dumaranas ngayon sa hirap ng buhay. Yun lang for now, kasi may trabaho pa at gising na yung mga bata. So, next time na rin, sana magkita-kita tayo ulit sa next video ko. Bye for now! Salamat po!